Ang aklat ni Josue, Kabanata 16. Ang lupaing napapunta sa angka ni Jose ay nagsisimula sa Jordan sa tapat ng Jericho, sa silangan ng batis ng Jericho, papunta sa ilang at umahon sa kaburulan hanggang sa Bethel. Buhat sa Bethel ay nagtuloy sa Luz at nilakbay ang Atarot sa lupain ng mga Arketa. Bumaba pa kanluran sa lupain ng mga Haplatita, nagdaan sa hangganan ng timog Bethoron, tumuloy ng Ezer at nagwakas sa dagat Mediteraneo. Ito ang lupaing napapunta sa angka ni Jose sa mga lipi ni Ephraim at Manasis. Ang hangganang silangan ng lupaing napunta sa lipi ni Ephraim ay ang Atarot Adar hanggang sa hilagang Bethoron. Buhat doon ay naglakbay sa timog ng Mekmetat at nagtungo sa dagat Mediteraneo. Sa gawing silangay lumikong patungo sa Taan at Silo at buhat dooy nagtuloy sa may silangan ng Hanowa. Lumampas ng Hanowa at bumaba sa Atarot at Naara. Nagdaan sa tabi ng Jericho at nagtapos sa Jordan. Pumakanluran buhat sa Tapoa na may bay ng batis ng Kana at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Ito ang lupaing napapunta sa lipi ni Ephraim, bukod sa mga bayan at nayong ibinigay sa kanila sa nasasakupan ng lupain ng lipi ni Manases. Hindi na nila pinaalis ang mga Kananeyong nakatira sa Hezer, kaya may mga Kananeyong naninirahan sa Ephraim hanggang ngayon. Subalit sa pilitang pinagtrabaho ang mga ito bilang mga alipin. Ang aklat ni Josue, Kabanata 17. Isang bahagi ng lupain ang ibinigay sa lipi ni Manases, sapagkat siya'y panganay ni Jose. Ibinigay ang Gilead at Bashan kay Maker na ama ni Gilead, anak na panganay ni Manases, sapagkat siya'y isang mandirigma. Binigyan din ng kani-kanilang bahagi sa lupain ang mga angkan ni Abiezer, Helek, Azrael, Jegem, Hefer at Semeda. Sila ang mga anak na lalaki ni Manases at mga pinuno ng kani-kanilang angkan. Ngunit si Selophehad na anak ni Hefer at apo ni Gilead na anak naman ni Maker at apo ni Manases ay walang anak na lalaki. Babae lahat ang anak niya at ang pangalan nila ay Mala, Noa, Hogla, Melka at Terza. Lumapit sila kay Eleazar na pari, kay Josue na anak ni Nun at sa mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniutos ni Yahweh kay Moises na bigyan din kami ng lupain gaya ng ginawa niya sa iba naming kapatid. Kaya ayon sa utos ni Yahweh, binigyan din sila ng bahagi tulad ng kanilang mga kamag-anak na lalaki. Ito ang dahilan kung bakit ang lipi ni Manases ay tumanggap pa ng 10 parte, bukod sa Gilead at Bashan, sa kabila ng Jordan. Binigyan din ng kanilang kaparte ang mga anak na babae. Ang Gilead ay napunta sa ibang mga anak na lalaki ni Manases. Ang lupain ng lipi ni Manases ay mula sa Asher hanggang sa Mikmitat na nasa tapat ng Shechem. Buhat doon nagtuloy ang hangganan ng En-Tapoa. Talagang bahagi ng Manases ang lupain ng Tapoa. Ngunit ang bayan ng Tapoa na nasa gilid ng hangganan ng Manases ay kabilang sa mga bayang na papunta sa lipi ni Ephraim. Ang hangganay nagtuloy sa batis ng Kana na may bay rito at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Bahagi ng Ephraim ang mga lungsod na nasa timog ng batis, kahit na malapit ang mga ito sa mga lungsod ng Manases. Ang lupain ng Ephraim ay nasa timog ng batis at ang lupain ng Manases ay nasa hilaga. Ang dagat Mediteraneo ang hangganan nila sa kanluran.
Katabi ng lipi ni Manases ang Asher sa dulong hilaga at ng Isakar sa dakong silangan. Sa loob ng lupain ng Isakar at Asher ay may mga lungsod pa ring napunta sa ang mga lungsod ng Betsian at Ebliam pati mga nayon sa paligid, gayon din ang mga naninirahan sa Dor, Endor, Taanak at Megiddo at sa kanilang mga nayon sa paligid. Ngunit hindi napaalis lahat ng mga taga Manases ang mga naninirahan sa mga nasabing lungsod, kaya't nanatili roon ang mga Kananeo. Subalit nang maging mas makapangyarihan ang mga Israelita, hindi na nila lubusang pinaalis ang mga Kananeo, ngunit sa pilitan nilang pinagtrabaho ang mga ito bilang alipin. Lumapit kay Josue ang mga lipi ni Jose at kanilang sinabi, "Bakit iisang bahagi ang ibinigay mo sa amin? Gayong napakarami namin sapagkat pinagpala kami ni Yahweh." Sumagot si Josue, "Kung hindi sapat sa inyo ang kaburulan ng Ephraim, pasukin ninyo at linisan ang mga kagubatan sa lupain ng mga Perizzeo at mga Repatima." Sumagot si Josue, "Kung hindi sapat sa inyo ang kaburulan ng Ephraim, pasukin ninyo at linisan ang mga kagubatan sa lupain ng mga Perizzeo at mga Repaita." Tumutol pa ang mga lipi ni Jose, "Hindi pa rin sapat sa amin ang kaburulan. Hindi naman namin kaya ang mga Kananeo sa kapatagan sapagkat sila'y may mga karwahing bakal. Gayun din ang mga Kananeo sa Betsian, sa mga nayon, sa paligid at sa kapatagan ng Jezreel." Sumagot muli si Josue, "Kayo'y napakarami at makapangyarihan, hindi lamang iisa ang magiging kaparte ninyo, mapapasa inyo ang kaburulan kahit nakagubatan pa ngayon. Lilinisan ninyo at titirhan ang kabuuan niyon, mapapalayas ninyo ang mga Kananeo kahit makapangyarihan sila at may mga karwahing bakal."